Tatlo na ang patay sa pananalasa ng bagyong Christine sa Bicol Region. Maraming residente ang natrap at pahirapan ng rescue operations dahil sa kakulangan daw ng mga rubber boats. Nasa frontline na balita ngayon, Mon Gualvez. Rumaragas ang tubig at malakas na buhos ng ulan. Yan ang naging kalaban ng mga rescuers sa kanilang rescue operations sa Naga City. Isang naga sa pinakamatinding hinagupit ng bagyong Christine. Ang bangkang ito, unti-unti inanod ng baha. Maingat namang inilika sa mga batang ito patawid sa bubong ng isang dorm sa Barangay Dayandang. Binuhat na ng mga rescuer ang isang senior citizen. Isa-isa rin inilikas ang iba pang apektadong residente. Sa Legazpi, Albay, sinuong ng mga rescuer ang hanggang dibdib na baha para masagip ang nasa higit 20 residente. Sa bayan naman ng Libon, tumigil ng ulan pero nagmistulang dagat naman ang lugar. Ayan o. Sa may kalsada, may namamangka kung gaano kalalim ang tubig sa amin. Ang mga sakahan, nalubog sa baha. Ayon sa uploader, nasa mataas na palapag sila ng kanilang bahay at hindi pa kumakain. Ang ilang bahay, bubong na lamang ang makikita. Naispatan din ang isang kalabaw na tumuntong na sa bubong para hindi tuluyang malunod. May mga aso ring stranded sa baha. Ang lalaki ito naman sa Nabua, Camarines Sur, kumapit na lang sa puno ng niyog sa gitna ng rumaragas ang tubig. Ayon sa mga rescuer, ilang oras siyang nakakapit sa puno bago siya nailigtas. Sa tala ng Bureau of Fire Protection sa Albay, tatlo na ang nasawi sa kasagsagan ng bagyong Christine. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo sa Kabikulan, nagpatawag kanina ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ipinag-utos ng Pangulo na gamitin na ang 9 na EDCA sites para sa relief operations. Pati Amerika, tutulong na rin daw sa relief efforts ng gobyerno. But yesterday we also coordinated with our US counterparts and they are ready to send in their aircraft using our EDCA sites. And then if other countries are coming in, we will also establish our multinational coordinating centers. Ipinag-utos na rin ni PBBM na unti-unti na pagpapakawala ng tubig sa mga dam para maiwasan ng biglang pagbaha. Let's try to get the levels as low as we can without affecting the downstream communities bago pa dumating yung malaking ulan. Ipinag-utos na rin ng Pangulo ang pagpapadala ng mga rubber boats sa Bicol sa lalong madaling panahon. Nauna nang nanawagan si dating Vice President Lenny Robredo ng mga rubber boats para sagipin ang kanyang mga kababayang Bicolano. May mga ipadadala na rin iba pang relief goods ang dating bisis sa mga apektado ng bagyo. Tiniyak din ng DSWD na sapat ang supply nila ng relief goods na ipapamahagi sa mga nasalanta. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Edlinggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.